Gusto ko na na-mention mo yung kontrahan dito, Chantel. Magkakakontrahan na. Ano nga ba ang nakataya para sa game na to? Puntos lang naman papuntang playoffs, RSG. Ano ang mindset ngayon ng NXP knowing na secured ka na sa playoffs? Magkakaroon ba dito ng onting kampante moves sa tingin nyo? Knowing NXP? Yung nga lang nagiging, possible na maging problema is siya naman yung ikat ng RSG. Well, ayun yung sinasabi mo. Binit yung dash. At ang gagawin nila ngayon ay kukunin na ang turtle. Hinila na ngayon ni Demon Kite. Oops! Naglagay ng diamond si Aqua. The zone is real. Nandun si H2. Pero yung red 3 ay mapupunta. Walang iba kundi kay Demon Kite. Single laner dito sa side ng against RSG. Yun nga eh. Actually, uy, yung punto ni TDZ ay mukhang makikita natin ngayon. As Demon Kite will easily pick off Yelly Haze. Alam din nila yung pinaka kailangan nilang bantayan. Pinabantayan nila ngayon ay Turtle. Here we go. May shield na magmumula kay Heat. RSG on a roll na naman in the early game. Pero pag naging continuous dito yung farming nung gold lane na next play Evos, baka mahirapan sila later on. Yeah, si Hesa dito sa baba, which is level 7. Na mukhang tinutuloy-tuloy na ng NXP ang pag-baby. Eto na nga! Mauuna si Yawe. This time natatama ng wild charge. Ang gandang likod mula kay Heat. Pero ang feather airstrike mula kay Haze doon sa palang gilid na makakancel out si Heat. As a team NXP, a tank for a tank ang mangyayaring exchange. Aqua, knowing yung capabilities ng hero niya, pwede mo kasing i-cancel eh. Si Yelly Haze. At nakita natin yun na sinasabi ni Rene J kanina. There you go, the pick-off. Na ang galing pumwesto ni Aqua. XPE, they really need to play carefully or rather re-engage gamit yung feathered airstrike pero sahin nila na makancel since yeah, mas malaki din naman yung penetration or magic damage. XPE ngayon sa 7 minutes. Nawawala ng onte. Onti lang naman ang lead ng RSG. 400 gold. Hindi ganoon kataas. As Team NXP, eto na yung binabanggit natin. Yung 8-minute mark to 10-minute mark na meron na power spike nila. Pero tabla sila actually ni Rene J. At si Rene J isang XP lane. So, dahil ba dito na kay Rene J ba ang bola kung ikaw ang NXP? Ang bilis din kasi mag-farm dito ni Rene J. Kahit gamitin yung Electo Final Blue para makakuha lang at makapag-kill ng creeps. And mag-nagpo-push siya agad. Nakita natin kung paano mag-transition yung NXP, especially si Rene J sa offlane area. Nag-push din sila ng turret. Oh, oh. Habang si Yelly Haze nasa may mid lane, nag-clear na minion wave, tapos sinamahan siya ni Yawe, instant kill for them, tapos nasira pa nila yung mid lane turret. At hindi na-transition ng RSG yung lead nila kanina. Nakuha pa ng NXP ang bola ng Lord. Nagpaulan si Yelly Haze at si Aqua. But it's too late for Demon Kite. B, ang ititrade ng RSG ay kill at tower. Yaknu is here. Palado kagad ang kanyang kalaban. Ooh. That is Hesa. Na mawawala. Rene J tumatakbo at hindi na makakawala. Heat. Tabla ang laban. Sinong unang magdidikta? Ooh. Yan ay NXP. Here we go. Nandito si Yawe with the setup. Mukhang walang mangyayari. Isa lang ang makukuha ng NXP. May split na ginagawa si Rene J sa taas. Wow! NXP Evos, alam nila kung sino pupuntahan, anong lane sila pwede makakuha ng kill. And also, alam ni Rene J kung saan din siya pwede mag-clear na minion wave at mag-split push for the team. Site na pwede may teamfight, mauuna eh. Next play Evos. Nauuna at meron pang zone na ginagawa si Yelly Haze. This time, nag-zone naman si Aqua. Masyado masikip yung laban na to. Si Yawe, walang tatamaan dahil makikill siya ni Aqua. Brilliant out para kay Hesa na naman. Mag-aabol pa ba si na Demon Kite? Nandito si Nuts. Nuts with the dash. Wings by wings out para kay Yelly Haze. May kinalagyan talaga. At ngayon, ooh, si Nuts! Hindi siya sumilip pero siya'y napitas. H2O with the pick-off. 42 seconds down si Nuts. Tagal. Gaano ka-crucial itong death timer ni Nuts para sa Lord attempt na to? Malaking bagay na yan kasi walang I'm offended ang RSG. Wala rin ko-control at ko-contra dun sa mga frontliners ng NXPE. At ito yung go time nila kung bakit sila naglo-lord. Here we go. Naku po, Yawe ngayon ang main target. May setup para kay Yawe pero si Aqua, napakaganda ng pwesto pa rin. Yawe mabubuhay pa, naging bola na knock off. Wow. Na-stun ni Yelly Haze si Demon Kite. Kaya buhay pa rin si Yawe. Pero importante ay Lord dito. May mortality pa rin si Demon Kite. Demon Kite tumasapak. Demon Punch. Pero nasa likod naman. Rene J to. Nasa likod. Nag-final blow. Habang tumatakbo na si Naesa, si Demon Kite pa rin. Nalito na yung cameraman natin. Here we go. RSG mag-aabol sa baba. Wala silang makukuha.
TP? TP out! Rene J? Rene J ang matitira! Kailangan niya na tumakbo. Inaabos siya ngayon na iyakno. Iyakno, meron pa siyang flowing blood. Of course, Rene J with the slice out. This time, NXPE. Blue team turret has nandito no si H2. Nandito si H2. Wala si H2. So, Libring Lord ang makukuha ni Demon Kite. Ooh, okay. Hindi na umabot nito si Rene J. Possible makatakas. Lalaban pa ba? Uy, sakit. Wala na. Ng NXPE kasi isang burst lang, isang combo lang siya ng ni Demon Kite, mawawalan kaagad yung damage dealer ng NXPE, lalo't pagkakapag wala si Yawi. So Yawi, he tried his best kanina na makatakas pero nasecure pa rin yun ng RSG at dun naging defensive, extra defensive ang NXPE. Biglang nakalamang at nakakuha ng momentum ang RSG. The Lord will charge. Yun si Yawi. Meron pa set up. Pagpapap ngayon si Iyakno ng kanyang ultimate with the flowing, with the blood. Oh, ngayon pumasok na dito si H2. Napa-brilliance out si Hesa. Pero nandun sa likod. Demon Kite. Kite me please once again. Topling. But look at this. Rene J. Walang minions this time. Masyadong malayo. Aabangan siya. Eto, nasasalubungin siya ni Demon Kite. Here we go. Oh. Makikita pa siya ni Demon Kite. Rene J. Eto na. Ang laban ng patintero, ladies and gentlemen, Rene J and Demon Kite. Rene J, makikipag-fake pa din. Nako, nako, sunok! Laban sa espada! Lamang pa! Rene J with the final blow! Pero ma-absorb yun ni Demon Kite. TP out para sa dalawa. Nandito naman si Aqua! May tinawag na mga bataan. Immortality para kay Rene J. Can the Hitman pull this off? Ang bomba sa sabumbay! Mabuhay pa nga ata! Dash in, dash out! Rene J is alive! Saving NXPE para sa laban na to! Sidestep to the left, sidestep to the right! We're now 24 minutes sa larong to. Kalahati agad yung buhay ng Lord! Sinong makakakuha ng retribution? Walang iba kundi si Yawi, yung baby bouncing ball pa. Sabay may yakap pa. Pero ayun, si Heat naman ngayon through the fire. Pero si Yelly Hayes mapapaflicker out. Flowing blood, hindi naabutan pa. Wings by wings para kay Yelly Hayes. Mawala si Yawi. Si Hesa din. Wala ang mawawala. Yawi nagpop yung immortality. Pero look at the side lane. Sasabog na naman pa ang bomba. Rene J. Pansinin, ang dami nilang kailangan na bigyang pansin niya. Yun nga, naliligaw ngayon ang RSG. Mukhang nag-call ang NXP ng laban. Dito sa top lane, napagamit ang Winter Truncheon. Si Heat ay mula doon na naman. Wala na si Yakno. TikTok timers are real. Main damage dealer nila kapag pumapasok na sa teamfight dahil na rin sa Blood O and Blood Oath combo. Pero inipon or talagang hinintay ni Yelly Hayes yung last strike ng Feathered Airstrike to get that kill. And medyo nakokontrol din naman ng RSG yung HP ng Lord or rather ng RSG. Two lanes, yung top at yung bottom lane. At nanlilito na si Rene J ngayon. Nang sa Psycho. But finally, nasapak ni Demon Kite. Oh, speaking of positioning, ngayon na RSG na kalamang, pwede nilang i-force talaga since team, kanina pa natin sinasabi, team fight oriented yung kanilang lineup. Sila yung magse-set up ng play ngayon at sila magso-zone out sa players ng Next Way Evos dahil nga si Rene J mabubuhay pa lang. Timers na yan. Kapag nahuli ka ng isa, pwedeng ibaliktad ng RSG. Pwede rin silang mag one big push. Lalo kapag na-takedown nila si H2 pati si Rene J. So, nakikita natin talaga yung discipline din ng NXPE na talaga hindi sila bumibitaw eh. Hindi sila nagpapa huli dun sa members ng RSG. Pero si Rene J, ha? Masyado siyang lumalim! Sabi ni Demon Kite kanina ka pa. Nakita natin ang camera ni H2 na mayroong orange buff. Kalahati ang buhay ni Demon Kite. Nagchachanian muna si Yawi at si Heat. Napagamit na ngayon ang ultimate si Elihez. Ang ganda ng pwesto. Ngayon ang nakapokus tayo ay sa Lord. Sino makakakuha ng retry? Walang iba! Kundi ang Kingslayer, Iyakno. Magbaback ngayon ang NXPE. Magbaback din ang RSG. Magre-reset na naman yung laban. Again, mag-divide yung kanilang structure kasi merong Lord na kailangan nilang patayin. Ito so, na. Three towers para sa RSG. Na. Lagay na ng Diamond si Aqua. Yung Lord ay buhay pa rin. Kalahati ang buhay. May barrier na ilalagay. Si H2O nandun. Dash in, dash out. Yawi naman ngayon. As Rene J will try to defend the top lane. Wild charge. Mumula kay Heat. Flowing blood. Nandito rin si H2. Yali Hayes with a crow. Pero yun si Yawi. Pero may counter go ng I Am Angry ni Nats. This time, sabi ni Yali Hayes, ni Nats and the ultimate. God. Demon Kite is down. Demon Kite is down. 84 seconds. The
setup is real and ready, Jay! Sinaksak patalikod! Yelis, ganyan po lado. Napapalaban na lang si Aqua. But si Renny Jay nandun. Okay, napunta kay Yelis yung camera pero naglaban si Iyakno at si Renny Jay. Renny Jay, gusto niya magkabol. Nandito pa rin si Nats. Ayun yung nako. Oh, passive-passive lang! Passive-passive lang! Final blow para kay Renny Jay. Iyakno, flowing blood. Wala nang mana si Iyakno. The fakes are real! Oh! But Hesa! Hesa pa! Boom! Hesa pa! Hesa pang! Hesa pa! Dako po! Ilista nyo na! God! After itong madugong laban na ito, it is NXP EVOS pa rin! Anong playoff secured kampante? Lalaban pa rin kami! NXPE taking this game! Nako, Hesa! Hesa pak! Dumating bigla para manapak against Team RSG with the TP, signature TP for the team. My God! Napakalupit ng call ng NXPE. From minute 15, ilang minuto tayo naghintay ng game at yun lang pala ang kailangan.